Yes, nagbabalik po tayo dito sa Doc on TV, still with our topic, pneumonia. Balikan natin yung signs and symptoms, no? Because meron din to sa mga babies, di ba? Pareho lang ba yung sign and symptoms sa baby and elders? Well, generally, sa babies, ganun din. Ano? Mas mabilis ang hinga, tapos irritable ang babies. Although, I'm not a pediatrician, ano? Pero... Usually, ganun din ang symptoms, ano? Kasi I think sa mga pediatrician, may number of, respiratory rate nila, no? The same as in adults, meron tayong mga cut-off, no? Kung para sabihin mo na medyo mabilis ang hinga nitong pasyente na ito or masyado mabilis ang tibok ng puso. So, sa elderly, meron ba asymptomatic? Sa elderly, ibang klase naman, ano? Kasi yung mga... elderly, usually mga above 65 years old, they do not present the classical symptoms of pneumonia. Meron kami mga patients na ang reklamo lang ng mga kamag-anak bago nadala sa ospital, hindi lang makatulog. Walang ganang kumain. Yung iba, suddenly, bumabagsak na lang. And these patients do not complain of fever. Walang ubo, walang fever, except yung mga subtle signs. Kaya pagka ganoon, inoobserbahan namin yung mga patients din, no? At sinasabihan namin yung mga kamag-anak to watch out for pneumonia in these patients. Kasi nga, sa mga elderly, pagka nagka-pneumonia sila, lalo na pagka meron silang mga pre-existing medical conditions, pwede nilang ikamatay ang pneumonia. Even for babies, no? Pwede. Yeah, oo. Yung extremes of ages, sinasabi nila. Pwede silang mamantay sa pneumonia. So, sa morbidity and mortality, anong rank ng pneumonia? Base sa talaan ng Department of Health, ang pneumonia ay number one cause of morbidity. Sabihin pagkakasakit. Pagkakasakit. So ito pa rin yung number one. Yeah. Sa mortality naman, ikinamamatay, number four ito. Dito sa Philippines. Sa Philippines, oh, okay. According to their statistics. Ayan. So pero yung pagkamatay nito, it's because of... parang complication na rin ito, more on, kasi may sakit na sila, may existing medical condition na rin. So, naging secondary yung pneumonia? Ang pneumonia kasi ang pwedeng mag-cause ng respiratory failure sa patient. No, ibig sabihin ng respiratory failure, yung oxygen hindi masyadong nakakapasok sa loob ng katawan ng pasyente. So, syempre, kailangan natin ng oxygen para mabuhay. Kung hindi ito mabibigyan ng lunas, pwede ikamatay yung lack of oxygen. Kaya itong mga patients nito, ang tinatawag naming high-risk pneumonia patient. Ang iba sa kanila, nalalagay sa ICU, nalalagyan ng mga tubes, no? Para may kabit sila sa mechanical ventilator o respirator para matulungan silang huminga. Okay, so let's talk about diagnosis. Kapag ang pasyente pupunta sa inyo, anong ginagawa niyo? Well, aside from, siyempre, kukuha mo ng history, no? Magandang history, i-check mo kung may fever, tingnan mo yung vital signs. Number one sa akin kasi yung vital signs. Pagka so, nakikita pag vital signs, ano yun, doctor? Yun, sabihin, blood pressure, temperature, respiratory rate. No? At ano yung normal respiratory rate? Ang normal respiratory rate, mga 12 to 14 per minute. Per minute. Pag nakakita ka ng patient na may pneumonia, usually, no, siguro mga above 90% of them will have a respiratory rate na mataas, above 20. Oh. Pagka naging 30 ang respiratory rate, matakot ka na dahil yun, kinakailangan ma-ospital. Okay. So what about the BP? Ang blood pressure, kung minsan, hindi siya ganun kasensitibo na ma-detect mo yung early pneumonia. Kasi pagka ito, nakita mo na ang blood pressure bumagsak. Bawa, ang systolic blood pressure ay naging 90, or yung diastolic blood pressure naging 60, so 90 over 60. Or kung bumagsak ang blood pressure ng less than 20% sa usual niya. Usually, ano yan, masamang symptoms yan. Kaya kinakailangan madala sa ospital at ma-confine. So ang normal BP pa rin is, doctor, yung anong normal BP pa well, sa ngayon? Well, ang normal blood pressure ay 120 over 70. 70. So kung halimbawa, mayroon mga patients din na 110 over 70. No? Yan ang regular nila. Ngayon, kung magkaroon sila ng pneumonia at makita mo sa clinic mo at ang kanilang blood pressure ay 90 over 70 or 90 over 50, 90 over 60, matakot ka na. Baka ito mga ngailangan ng
intensive care ano management. So yung pag-systolic 90 below doon na nakakatakot ngayon. At saka yung pulse rate. Ang pulse rate maganda rin kung yan, gauge. Kasi usually mabilis ang pulse rate ng mga pasyente. Na may pneumonia. Especially ba pag may fever o hindi naman? Pwede kasing ano, walang fever kagaya sa elderly. Pero talagang pwedeng, mabilis. At isa pa sa elderly, yung confusion. Pagka yung parang litong-lito, nawawala sa sarili, no? Kung minsan biglang nagugulat yung mga relatives, eh. All of a sudden, magpe-present siya na ayaw kumain. Parang biglang nawala sa sarili, no? Yung pala pneumonia na. The surest indication of pneumonia is yun ano, no? Plema na may blood. Oh, yung history, no? Kung minsan, may, ano, yung tinatawag na rusty sputum. Rusty sputum. Kakaroon ng reddish tinge yung phlegm. Pero hindi lahat ng pneumonia mayroong reddish tinge. Oo. Pwedeng ordinary kwan lang. So from history, vital signs, sputum exam? Usually, ang first thing na hinihingi namin kung nagsususpecha kaming pneumonia would be x-ray. Mahirap mag-diagnose ng pneumonia nung walang x-ray. So, yung x-ray will be suggestive of pneumonia. Mm-hmm. So, ito yung ano lang, yung routine x-ray routine, or meron kayong... What do you see in the x-ray? Makikita mo kasi doon yung tinatawag naming infiltrates. So, yung parang spot, kumbaga, parang... Yung mga spots. Spots. White. Spots, so, anong kulay nito sa film? Kung sa film, normally, ang lungs natin maitim dahil doon sa hangin. Uh-oh. Pagka nagkaroon niya ng tinatawag namin na infiltrates or yung parang namumuti-muti yung areas doon, ano? Nasa lugar na hindi dapat makakita ka ng puti-puti, pwedeng sabihin mo pneumonia yon. Or kung sa lobar pneumonia, makikita mo isang lugar na halos kalahati nung baga ay namumuti. Yun, lobar pneumonia. Lobar pneumonia na yun. Yeah. So papatuloy natin, no, yung discussion natin. But for the meantime, Dr. Daisy,